Nagabi po sa inyo lahat, mga kapatid. Kumusta na po kayo? Muli, sama-sama po tayo sa ating pong pagbulay-bulay at panalanginan. At ang ating pong talata, pagbulay-bulayan, ay natatagpuan sa Hebreo chapter 12, verses 1 and 2. Babasahin ko po. Sabi dito, kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin na namang balakid at ang kasalanan kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin nasa ating harapan. Sa verse 2, ito natin ang ating paningin kay Jesus sa kanya na kasalalay ang ating panampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya nalitana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Pinagpala na Panginoon ang kanyang mga salita. Lord, salamat po. Ang iyong mga salita ay Espiritu. Ang iyong mga salita ay nagbibigay buhay. At ang iyong mga salita ay nagbibigay kapangyarihan. Gabayan niyo po kami, ang iyong malalang Espiritu ang siyang makakay sa amin sa mga katotohanan na aming matutunan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam niyo po, simulan ko po sa isang illustration. Nung bata pa po ako, madalas po kaming sumakay ng lancha. Lancha pa nun, isang kahuy-huy yung lancha o barko. Sama ko po yung aking lola, Lola Bernal. Hindi ko po siya makalimutan. Mahal ko po yung aking lola. Mahal din po ninyo. Amin po. At sasakay po kami mula sa pier. Tatawid kami from Bohol to Cebu. At sa umisa no, magiging maganda ang panahon, nasa pier pa lamang, talagang ramdam mo na yung ugarang lansya kasi maliit nga lang ako na sasakyan dagat. At lalo na kung nasa gitna na ng laot. Kaya ako po ay natatakot at parang lulubog ang barko. At nahihilo ako. Opo, ako'y mahiluhin noong paman. Pero na, hindi na po. So, ang sabi ng aking lola, kasama ng mga tripulante ng barko, sabi sa amin, tumiging ka lang sa pinagtagpuan ng langit at dagat. Ang tawag ninyo, horizon. Yung wala na akong, ano doon, wala na makikita isla. Sabi nga na po, nakakatulong daw ito para sa mas maayos na pakiramdam sa paligid. In which, ginawa ko po, aba, lumakas ang aking pakiramdam. At nawawala na ang hilo, no? Nalalabanan ko na po yung takot. Dito po, alam niyo po mga kapatid, alam ng Diyos na gumawa ng hangganan ng langit at dagat. Nadarating din ang pagkakataon na makakaramdam tayo ng pagkatakot, pero pwede natin itama ang ating pakaramdam. Kung titingin lang tayo sa hindi nagbabagong pangako ng Diyos sa atin. Ang ating pong learn verse ay verse 2. Sabi ko, ito natin ang ating paningin kay Jesus. So, ito ang paningin sa Panginoon Jesus. Yun po ang ating pamagat ng ating pong mensahe na maririnig ngayong gabi. So, alam niyo po, yung Hebrews 11, yung sinundan po ng Hebrews 12, ito yung kinilala, ito yung kilalang-kilala po natin na it is known as the New Testament chapter. Sabihin, faith chapter po. At nakatala po dyan ay mga nakasulat yung mga pangalan ng mga Old Testament heroes of faith. Sila po yung mga nakatala dyan. No? To name a few, meron si Abel, si Abraham, si Rahab, etc. etc. Sa salaysay ng sumulat, minsan pinasimulan po niya dahil sa pananampalataya, dahil sa pananalig, dahil sa paniniwala. Sa English version ang ginamit po, by faith. Yan. So, sinulat po yon para sa mga mananampalatayang nanghihina, nakatakot po. E ang tanong sa atin ngayon, no? Saan galing ho ang pananampalataya? Sa tao o sa Diyos? Ang sagot ko po, sa aking personal po, sagot ko po ay galing sa Panginoon, Jesus, sabi doon, looking unto Jesus,
the author and finisher of our faith, who for the joy that is set before him endured the cross, despising the shame, and is sat down in the right hand of the throne of God. So si Jesus po yung ating author at finisher. Siya ang pasimula ng ating pananampalataya dahil sa kanyang galing. Ang pananampalataya, it is also a gift. At siya rin po ang magbibigay katuparan na po. So, ang layunin po ng sumulat ay upang palakasin ang loob ng bawat mananampalataya. Sa kasalukuyan, kasama na rin po tayo. Kasama na rin po doon na palakas ng Diyos sa palakasin na tayo po. Alam niyo po ng sumulat ng Hebreo na nakakaramdam ng paghihina at pagkatakot. Pagkatakot ang mga tagasunod ni Jesus sa Hebreo. Dahil sa mga pag-uusig po sa kanya, yung time na yun po, meron hong inuusig ang mga mananampalataya. Kaya naman, pinalalahanan sila, nilalang niya ang mga ito na maging ang ibang mananampalataya na nakakaranas din ay ganong paghihirap, pero nagtiis sila dahil mayroon silang mabuting inaasahan sa hinarap. Mayroon silang magandang inaasahan sa hinarap. Ano kailangan? Ito on yung focus ng paningin po. Kahit nasa nasa kabilang na state, kahit na sila po ay nasa pagkabihan, mayroon silang iniintay na makalangit na lungsod na inihanda mismo ng Diyos para sa kanila. Kaya naman po, binigyan din sa huling bahagi ng sulat ang mga hindi nagbabagong pangako ng Diyos. Hindi po nagbabagong pangako ng Diyos. Ito po yung ilan. Hebreo 13 verse 14. Sabi po dito, sapagkat hindi rito sa lupa ang tunay na bayan natin. At ang hinahanap natin ay ang bayan darating. So, ibig sabihin, pasama ng pasama ang mundo, hindi maganda ang kasalukuyang halimbawa nangyayari po. Pero hindi siya tumunod, hindi tayo dapat ituon ang ating paningin. Tayo po ay pansamantalang hindi na lamang dito. Tayo po ay mga pilgrims. Pilgrims, hindi tayo permanente. Ano po? Mga dayuhan lamang tayo sa mundong ito. Kaya panandalian lang din ang mga paghihirap na ating naranasan. Yung paghihirap na yan, yung ating naranasan ngayon, ay temporary lang po yan. Patuloy tayong tumingin sa mga pangako ng Diyos. Patuloy po natin ituon ang ating paningin kay Jesus. Kasi pag tumingin po tayo sa mga nangyayari, no, tayo ay mabibigo lamang. Kasi minsan, yung hindi natin inasahan, yun yung ating nakikita. Nagiging hindrance po yan. No? Kaya sa first one, sabi na, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanan kumakapit sa atin. Huwag tiyaga tayo tumakbo sa takbuhin na sa ating harapan. Kung minsan, hindi tayo nakafocus ang ating paningin sa Panginoon Jesus dahil sa kasalanan na po, pilit natin itinatago sa ating pong buhay. Kaya kailangan po mga kapatid, ang ating buhay ay lagi pong nakasuko sa Panginoon Jesus. Lagi po tayo magkalinis sa Kanya upang hindi maging hanggang ang ating sa ating pagtuon sa paningin natin sa Panginoon Jesus. Amen? Isa pa po, Hebreo 13 verse 5. Ang sabi ko dito, huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan. Narinig ko ba yung sinabi ng Diyos? I will never leave you nor forsake you. So, ituon ko natin ang ating paningin. Ituon ang ating eyes of faith doon sa Panginoong Jesus. Yung ating spiritual eyes dapat nakatuon po sa ating Panginoong Jesus. Ang kanya pong pangako, hindi niya tayo pabayaan iiwan. Kapit lang po tayo ng kapatid kay Kristo. Alam natin, the world is changing fast, in a faster pace, pero kung andyan sa ating puso, nakatuon tayo sa Panginoon Jesus, hindi tayo nalidistract na naman po mga nangyayari sa paligid. Amen? Panatag ang ating kalooban, meron tayong kapayapaan, meron tayong joy,
Meron kayong tayong kahinahunan in times na ganito po nangyayari. Sa Hebrew 13 verse 8, ang sabi mo dito, si Jesucristo ay hindi nagbabago kailanman. Siya ay kahapon, at siya ay kahapon, ngayon at bukas. So sabi sa English, Jesus never changed na po. He is yesterday, today, and forever. Hindi ho nagbabago ang pangako ng Panginoon. Hindi siya nagbabago yung kanyang ginagawa sa ating pong buhay. Totoo siya, tapat sa kanyang mga pangako. At ang kanyang mga pangako ay kanya pong tinutupad. We have a God who has promised and faithful. He is unchangeable po. Nagbabago yung landscape ng paligid, nagbabago ang landscape ng mundo. Pero ang ating Diyos, kailanman hindi nagbabago. He is as faithful as ever. And He is unchangeable. Kaya po ituon ang paningin sa Panginoon. Tayo na lang. Lord, salamat po sa inyong mga salita. Nagpapaalala sa amin. Ito po ay nagbibigay kalakasan sa aming spiritual na buhay. Pagpalaan niyo po yung mga salita. Nawa, sa itong mga pagkakataon, manatili kaming focus sa iyo. Hindi kami dapat titingin, hindi kami dapat magpadala sa takbo ng sanlibutan. Tapos, ang aming pong focus ay aming panapalataya sa iyo. Hold us, O Lord. And we believe na ikaw ay Diyos ay tapat sa inyong mga pangako. I give you back all the praises and all the thanksgiving because all of this I ask. In Jesus' mighty name, Amen. Purihin po ang Panginoon. At ngayon po dadako tayo sa ating pong panalanginan. Ang ating pong Sunday worship ay through online. At ang ating pong pagsimula po tayong makinig na ngayon mga salita 9:30. Popost po natin sa Facebook o sa YouTube. So ang ating pong speaker sa Sunday ay ang ating Pastor Carlos Nicolas. Salamat sa Panginoon at sa kabila ng kanyang kabalahan ay pinakiusapan ko po siya at tumugon naman po ang Panginoon sa iyong mong buhay. So pag-pray natin yung ating gawain sa Sunday, yung anointing ng Holy Spirit ay kinilos po sa buhay ng ating pastor. At sa mga tagapakinig, bago po lahat, mga kapatid, pwede ho bang pasalamatan mo na natin ang mga biyaya na tinanggap natin mula sa atin Panginoon Jesus. So, balik natin lahat. All the praises and thanksgiving. Sabi nga po sa kayong mga salita, ang pagpasalamat ay mabuting bagay. Ipagpasalamat mo ang lahat sa pangalan ngayon ni Kristo Jesus, pag ito ang ibig ng Diyos. So mga kapatid, tayong lahat ay malangin. Sa ikalawang bahagi naman po ng ating panalanginan ay ating pong ipanalangin na review po natin ang pandemic. Pray natin yung mga naapektuhan, healing, palakasin ng Panginoon ng ating immune system against those viruses, bacteria. At ating din po mag-pray nawa ay mas paano pa yung vaccines na talaga maasahan. At pagpanalangin natin frontliners, lahat po na involved sa gyera na hindi nakikita ang kalaban. At babalik po tayo muli sa GCQ
sa araw ng bukas. Meron po bagong health protocols maliban sa face mask. Meron din po tayong social distancing at yung face shield na nawa. I-observe ng mga tao. Maaaring ito yung gamiting instrumento para matigil po yung paglaganap o pag-transfer pa ng virus. So atin din pong isali yung mga kapatid, yung ating mga personal na kaibigan sa panahon. So alam ko, lahat tayo ay meron mga daladala, kabigatan, ilapit natin sa Panginoon Jesus. Sabi niya, put all your cares upon Him, for He cares upon you. Ilangat na po natin sa Panginoon Jesus. So mga kapatid, tayo lahat ay dala. Sunod po ang panalangin po natin may mga karamdaman. So, pag-pray natin, bagitin po natin na kailangan pangalan. Sister Pricey, Diabetes, Sister Edna, Recovery, Pastor Bayani, Kidney Problem, Kedo de Leon, Ray Sagong, Ato Baby, Kanya Lincoln, sama rin po ako sa prayer upang pagilingin ang Panginoon. Sister Rose, hindi po. Sama natin si aking kapatid, si Lisa, yung recovery mula sa kanyang operation. Si Rado Bacen, arthritis, is a winning. Yung kung kanyang nalapit na operasyon sa goiter, talagin natin yung magkaroon siya ng contact na ma-assure yung kanyang schedule at yung provision ng Panginoon sa kanyang magdadala sa kanya at yung doktor na bilingin at sa financial na pangailangan niya tuwing. Diba? Ay masusunod na po yung kanyang goiter. Susunod yung si Eduardo Tua niya sa iba bansa po ay meron na po kumuha si Paul sa Saudi siya. Sama na rin po natin yung pagbubuntis ng ating kapatid na Sister Cherry dahil medyo masaya na pagbubuntis siya ngayon. Alam natin na ang Diyos naman ang siyang ikilas po. Papalakas, malusog ang baby, malusog ang mami hanggang sa isila. Ngayon din po si Gretchen na ano pamangkin mga anak po sa isang buwan at prayer natin na malusog ang baby at mami na mag-deliver. So mga kapatid, sa gabay at pagkumay ng Malalang Espiritu tayo pong lahat ay malalang. Thank you.
sa pamamahali na ating panalangin yung ating po mga kapatid sa ibang bansa. Yan po ang mga listahan sa mga ikuklose up naman po siguro na aming may bahay. So, pagitin po lang natin yung kanilang mga pangalan at kung meron po kayo inadagdag, dagdag niyo po. So, mga kapatid, sa gabay ng mga Espiritu tayo lahat ay malalaman. So, tuloy ng Panginoon, ating pong itong pag-pray, yung may mga kaarawan. So, na-pag-pray na po yan last week, yung unang part na po. Mahaba pala, ang dami pala may birthday itong month of August. Pinagpala tayo ng Panginoon. So, dito na po tayo, no? Simula August 20 hanggang August 28. So, nandiyan naman po, ayan si JB, so tayo lahat ang nalangin. Lord, salamat po sa inyo. Kami nagpapasalamat po sa inyong mga salita na nahayag po sa aming po mga puso. Bilang inyong mga anak, bilang inyong mananampalataya, lagi kami nakatuon ang aming focus sa inyo, Lord. Ayaw namin iniwalay ang focus dahil ayaw namin malisip ako, Lord. Focus namin ang aming faith sa inyo, alam namin, dahil may pangako ka sa amin. At ikaw ang Diyos yung tapat sa inyong mga pangako. Patalayin po ang inyong mga salita, maging sa buhay po, na aking may bahay na siya po. Siya ang aming camera. Mayroon ang camera, invest na po niya siya. Amin din pong ipinagpasalamat, Panginoon, sa iyo, ang mga tatanggapin namin biyaya, yung matugunan ng aming mga prayer, yung inyong pagpapagaling, ay aming pong pinagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Pagpalaan niyo po, Panginoon, ang mga anak ninyo magdaraos na kailangan mga kaarawan sa month ng August. Second batch, si J.D. Manny, August 20, si Roma K. Tarsena, August 20, si Brian Manny at si Brian Astronomo, 22, si Jillian Lim, 24, si Jerry Manny Villalona sa 25, si Lorraine Budota, 28, at si Sister Nets Mendoza. Sa lahat po ng mga anak, Panginoon, na magdaraos ng kailang karawan. Salamat sa isang taon, sa mga araw din ang dagli po sa kanang buhay. At sa mga araw na darating sa kanang buhay, ay mapupustos na inyong pagpapala at biyaya mula sa aming Panginoon Jesus. Thank you, Lord. Diba, ang mga taong aming tatanggapin mula sa inyo ay magagamit ko namin upang ikaw ay sambahin, papapurihan, at walatiin po sa aming po mga buhay sa pangalan ni Jesus. Sa pagtatapos ng gawain, dalayan ko po, O Lord, ipabawin po sa amin ang iyong mayaman at papagpala mo na siya. The grace of our Lord Jesus Christ be with all, be with us. Amen and amen. Tuloy po ang Panginoon.